good day sa mga viewers. So dito naman sa video na ito is ituturo ko kung paano gumawa ng basic traffic light. So sa traffic light na to, ang gagamitin natin is green, yellow, and red. Ano? So tatlong kulay lang. Ano? So one way na traffic light lang yung ipoprogram dito. Okay. So first, palitan natin yung kulay ng ilaw sa baba. So green, hindi ko na siya papalitan ng yellow kasi pag kumulay siya from initial ano niya, bulb, is kulay yellow din naman. Saka mas madali kasing makita from gray tapos magiging ano, color yellow kesa yellow na walang ilaw tapos pag pinailaw natin medyo mahirap siyang madistinguish pag papanoorin sa video. Okay. Tapos dito hindi tayo gagamit ng toggle switch. Gagamitin natin dito ay push button lang. Okay. So una, kailangan nating pailawin si green light. Okay. So simple lang naman 'yan. Ngayon sa initial program pag pinres mo 'to, iilaw na si green, ano. Tapos gawin natin na ang setting niya, yung green light ay 5 seconds, tapos ang yellow light is 2 seconds, tapos ang red light is 5 seconds din. Okay. So paano ba natin siya gagawin na 5 seconds siyang iilaw? Gamit tayo ng timer. So dito sa part na to, hopefully kabisado nyo na kung paano piliin si timer. So dito ang gagamitin ko lang is timer on delay or TON or delayed on timer. Okay. Although dati pinrogram ko siya ng combinations ng TON at saka TOF. Pero parang mas gusto ko yung ngayon na TON lang yung gagamitin ko. So since first timer yung gagamitin natin, yung unang address muna yung ating pipiliin. Tapos sabi ko ay 5 seconds, so dito is times 0.1, ano. So kung gusto natin ng 5 seconds, kailangan 15 ilalagay natin kasi 50 times 0.1 is 5. Okay. Ayan. Tapos i-parallel natin siya. Okay. So pag-press natin siya, hindi nagtutuloy yung timer, di ba? Yan, makikita ninyo dito sa part na to is, syempre, timer on delay yan, kailangan naka-continuous yung signal niya hanggang 5 seconds, tapos saka pa lang siya mag-a-activate. Ano? So, since push button yung ginamit natin, hindi naman tama na lagi tayong nakapress para lang paganahin yung traffic light. Okay. So, para gawin natin siyang automatic, lagyan natin siya ng latch. Okay. So, gagamitin ko yung address nito, yung Q0.0. So, lagyan natin siya dito, Q0.0. Okay. Tapos, para ma-reset natin, so, ito yung gawin yung habit. Pagka kayo ay magagawa ng program, lagi nyo siyang lalagyan ng reset. Para madali nyo ma-simulate at maulit-ulit. In case, na-try nyo, nag-successful, tapos kailangan ulit ituloy yung program, syempre, energize yan. Ano, tulad nito. So, pag-prenas natin yan, so, nakita natin na gumana yung timer, gumana yung latch. Ano, ang problema nyan is, pag hindi natin siya nireset, lagi nang bukas yung ilaw. Yan. So, gawin yung habit na lagi kayong may reset. Umpisa pa lang. So, dito ginagamit ko yung I0.7 madalas. Okay. So, paborito ko siyang gamitin kasi hindi ko alam kung ilan yung push button na gagamitin ko. Okay. So, para sigurado, edi yung dulo na lang. Yan. So, pag-reset ko, na-de-energize yung output, na-de-energize yung relay, tapos na-de-energize din yung timer. Okay. So, nilagyan ko siya ng timer. Ang sabi ko is 5 seconds, dapat mamamatay na si green light. Ano. Okay. So, ayan, makikita ninyo dito sa part na to. After matapos yung time, wala pa rin nangyari. Ano. Sabi, so, sasabihin ay, sir, sabi mo ay mamamatay. Ano. So, hindi pa kasi siya tapos. Lalagyan natin siya dito ng address ng timer. Okay. So, normally close para initially magpa-flow yung signal natin. Tapos, TON, gamitin lang natin yung address kanina, yung TON 0.0. Okay. So, try natin siya. Okay. So, after 5 seconds, pinatay niya yung green light. Ano?
So next naman, ang gusto natin mangyari is after 5 seconds, mabubuhay naman si yellow light. Okay. So ano yung gagamitin natin pambuhay sa kanya? So, gagamitin din natin yung address nito. TON 0.0. Okay. So piliin natin normally open. Wait. So suggest ko rin pagka kayo ay magpo-program, lagyan niyo siya ng mag-alat kayo ng space. Okay. Kasi baka mamaya hindi natin alam, kailangan pa pala nating magdagdag ng nakaparallel dito. Yan. So kung di tayo nakapag-alat tapos later natin malalaman, baka too late na para ayusin ng maganda yung program, ano. So, dito ko na lang siya siguro lagay. Pero I suggest gawin nyo kahit dalawa or tatlong space para sigurado. Although alam ko na kasi yung magiging program nito, kaya sa ngayon, dito ko na siya ilalagay. So, TON 0.0. Ayan. Tapos, lagay ko siya dito. Tapos, ang bubuhay natin is yellow light. Ito, Q0.1. Okay. Sorry. Dito pala. Out, Q0.1. Okay, so, try nga natin. So, after 5 seconds, gumana yung timer na matay itong green light at nabuhay yung yellow light. Kaya lang, kung mapapansin nyo ito, sobrang bilis lang tapos namatay ulit. So, tingnan ulit natin. So, i-observe nyo ito, mamamatay siya kagad after ng mabuhay. Yan. So, anong problema? Bakit siya namatay? Ano? So, yung nag-e-energize kasi dito ay ito, itong nasa taas. Ay, sorry. So, kung yan yung nag-e-energize, kung dine-energize mo yan, mawawalan ka rin ng signal sa baba. Ano? So, pinatay niya rin yung sa baba. So, para hindi siya madamay, so, since na-trigger naman to, di ba? Gamitin natin siyang pang-latch. Okay. And then, tingnan natin. Okay. Yan. So, ngayon, since na-trigger siya kanina, di ba? Tapos mabilis lang. So, nilatch ko siya. Para pag na-trigger siya, ay yung relay function niya ay mag-hold para hindi siya mamatay. Ano? Okay. So, pansin nyo kanina, hindi ko siya pinalitan ng kulay. Yan. Kasi, mas madaling makita. From gray, tapos naging yellow. Itong sa green at sa red, medyo mahirap siyang ma-distinguish pag video kung umilaw ba or hindi. Okay. So, again, lagyan ulit natin ng reset. Okay. Para pag ulitin natin, edi start from the pinaka-top. Ano? Hirap kasi minsan, pag nakalimutan natin lagyan ng reset, naiiwang na ilaw yung nasa gitna or nasa dulo or may energize pa. Tapos pag inulit natin, hindi masunod yung gusto nating maging sequence. Okay. So ngayon, kailangan naman nating buhayin si red light. Okay. So, lagay ulit tayo ng timer dito. So, timer on delay ulit. Tapos, pangalawang timer na yung gagamitin natin. Ano? So, dapat pala si yellow light, gaya na sabi ko kanina, 2 seconds lang siyang buhay. Okay, so, 20 seconds, 20 yung lalagay natin para maging 2 seconds. Tapos, yun din dapat yung gagamitin kong pampatay dito. Okay. Sige, susulat ko na siya ngayon. Although, mamaya, magbibigay ako ng alternative para dyan. Okay, 0.1. And then, TON 0.1. Gagamitin natin pambuhay ng red light. Tapos, ilalatch na rin natin. Diba? Para hindi siya mamatay kagad. Okay. So, hanggang dito lang muna, tapos i-observe natin kung anong mangyayari. Okay. So, after 5 seconds, mabubuhay si yellow light habang patay si green light. And after 2 seconds, namatay si yellow light, tapos nabuhay si red light. And dito sa program na to, nanatili siyang buhay. So, sa traffic light, dapat continue siya na after ng red, babalik uli siya sa green. Tapos yellow, red,
Ano, hindi siya dapat titigil hanggat wala akong ginagawang intervention or hindi ko pinapatay dito. Ayan. So, lagyan natin siya ng reset din para madamay yung pangatlo. Okay. Now, ang kailangan natin gawin is mamatay din yung red. Ano? Okay, so, madali lang naman yan. Lagay ulit tayo dito ng timer. Okay. Ay, sorry. T-O-N. Tapos, 5 seconds yung sabi ko. Okay. So, 50 again. Times 0.1 is 5 seconds. Okay. So, ginamit na natin yung timer dito. Tapos, ito yung pwede natin gamitin pang patay dyan. Ay, 0.2. Okay. So, try ulit natin. Ayan. So, 2 seconds si yellow. And then... Ay, sorry. So, ano bang issue? So, kung mapansin nyo dito, TON1 yung ginamit ko. Ayan. Dapat TON2. Okay. So, ulit. Ano? So, 5 seconds si green. Tapos, 2 seconds si yellow. And 5 seconds si red. Okay. So, dito TON2. Ayan. Then, namatay siya. Ano? Nagkamali na naman ako ng address. Anyway, sige, para lang sure. Ulit-ulit. 5, 2 seconds. Tapos ito ay 5 seconds. Okay, so namatay siya lahat. Ano? So ang gusto natin mangyari, mabuhay ulit si green pag namatay si red. So paano natin gagawin yon? Kung mapapansin nyo dito, nung nabuhay ko yung green, binuhay ko gamit ang push button. Ito yon. Now, after mabuhay yung green, yung timer naman ang bubuhay sa yellow. Ito, TON00. Tapos, dito naman sa red, ang bubuhay sa kanya is timer naman ulit. TON01. Okay. Tapos, yun din yung ginagamit natin pampatay. Now, kung gusto natin ulit itong buhayin, syempre, hindi natin lagi dapat siya pipindutin. Ano? Dapat automatic. So dito, ganun din, ang gagamitin nating bambuhay ay itong timer ulit. Ano? So saan natin siya ilalagay? Saan ba natin ito nilagay? Sa pinakaumpisa, tapos saka tayo nagparallel. So dito, maglagay ulit tayo sa pinakaumpisa. Although ipaparallel naman natin siya ngayon. TON 0.2. Okay. Connect lang natin. And then, observe. Yan, 5 seconds, green. 2 seconds yellow, 5 seconds red, and babalik siya sa green. Ano? So, magpapaulit-ulit na yan, not unless pindutin ko yung I0.7. Okay. So, okay siya dito, kaya lang, nung trinay ko siya sa mismong actual PLC, to be specific is Bosch CL150, nagkaroon siya ng issue. So, ano bang nangyayari doon? Since dito, ang ginamit ko is timer dito. Para buhayin to, so okay yun. Ano? Pero ito rin yung ginagamit ko para patayin to. Diba? Ito yun. So, ang nangyayari, sa sobrang bilis ng response ng PLC, minsan nauuna to. Ano? Although, depende siguro sa gagamitin natin PLC. But then again, dun sa sinabi ko na CL150, is nauuna niya itong patayin bago niya ito buhayin. Ayan. So, anong nagiging problema? After matapos yung timer, hindi na siya tumutuloy yung program. Kasi pinapatay nga niya dito bago niya pa mabuhay dito. Okay. So, paano natin siya gagawa ng solusyon? Ano? So, dito, ang gawin natin is, di ba, after 5 seconds, gagana itong timer. Tapos bubuhay niya dito. Ano? And then kailangan niyang patayin 'yon pag nabuhay na 'tong yellow. So what if antayin muna natin siyang mabuhay, ano? So pag nabuhay itong yellow, itong Q0.1, ang gawin natin is ito yung gamitin nating pangpatay dito. Ano? Q0.1. Okay. So para kahit paano masigurado natin na buhay 'to. So ang nangyayari kasi dun sa actual PLC,
hindi niya 'tong mabuhay-buhay. Kasi dito pa lang sa taas pinapatay niya. So what if antayin natin na mabuhay 'to, at pag nabuhay 'to, instantly papatayin niya 'yung una. So 'yun din 'yung i-apply natin dito sa iba. Ano? So pag nabuhay 'to, okay. Ito naman 'yung pangpapatay natin dito. Q0.2. Okay. Tapos dito naman kailan natin 'to papatayin? Pag nabuhay 'to. Okay. So ito 'yung gagamitin natin pampatay dito. So Q0.0. Okay. So try natin. Same lang siya ng magiging result. Ano? So yun nga, depende sa gagamitin PLC, dun sa actual na pinagamitan ko ay nagkakaproblema. Pag yung timer mismo yung ginamit nating pampatay, at yun din yung gagamitin pambuhay. Okay. So hindi siya nagtutuloy, after green light ay nag-stop na siya. Okay. So ito yung nakita kong solution dun. Okay, so hopefully is natutunan nyo kung paano gawin itong basic traffic light. Okay. So end ko na yung video.